Magandang umaga, hapon, o gabi. Hindi na mahalaga kung anong oras ngayon. Ito ang tamang oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa iyong puso. Ito ang LCC Devotional Series. Muli po kayo ay aking inaanyayaan sa atin pong online devotion. Sa araw pong ito, ang pamagat na aking ibabahagi sa inyo mula sa salita ng Diyos ay pinamagatang lumapit sa trono ng maabaging Diyos. Lumapit sa trono ng maabaging Diyos. Matatagpuan po ang banal na kasulatan sa aklat ng mga Ebreo, kabanatang 4 at talatang 14 hanggang 16. Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Babasahin ko po sa ating lingwaing Tagalog. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, sa arapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakakaunawa sa ating mga kainahan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang katulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng maabaging Diyos, at do'y kakamtan natin ang abag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Panalangin po natin ang salita ng Diyos. Ama, basbasan mo po ang iyong banal na salita, ang iyong banal na spirito, ang siya po, Panginoong, pumatnubay sa akin sa araw na ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig ng iyong banal na salita. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong Diyos ay makapangyarihan, banal at matuwid. At tayo pong lahat na mga tao ay nagkasala sa kanyang arapan. Sinasabi po ng banal na kasulatan sa Roma, kabanatang 3, at sa versikulo 23, sinasabi po doon sa Romans 3:23 na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So kasama po ako, kasama kayo, subalit dahil po sa laki ng pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sinasabi po ng Roma 6, 33, Romans 6:33, sinasabi po doon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang ating pong Panginoong Jesus, sa kabila ng ating kasalanan, ay minaal niya tayo. Minaal niya po ang lahat ng tao, ibinigay ang kanyang buhay. Ang kamatayan po ng ating Panginoong Jesus ay para sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. At kapag ang sino man ay sumampalataya sa Kanya, magkakaroon po ng bagong buhay, ng buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, magkakaroon ng relasyon sa banal na Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat sa inaandog na relasyon ng Diyos. Subalit dahil sa Kanyang biyaya, ang ating Panginoong Jesus binigay ang kanyang buhay, at kapag yun ay ating sinampalatayanan, tinanggap, tatanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Doon po tayo nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Sa mga meron ng relasyon sa Diyos, ang trono po ng Diyos ay bukas para tayo po ay lumapit sa Kanya, manalangin sa Kanya, tumawag sa Kanya. Sabi po dito ng banal na kasulatan, tayo ay magpakatatag sa ating pananampalataya. Tayo po ay lumapit sa trono ng Diyos. Yamang nalalaman natin na nandoon si Jesus, ang ating dakilang saserdote, nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Nananalangin para sa atin araw at gabi. Nalalaman, naintindihan ang ating mga kainaan kung paanong siya po ay tinukso. Siya po ay nabuhay na naging tao. Naranasan niya ang maging isang katulad ng isang tao, ang matukso. Subalit si Jesus ay hindi nagkasala. Tayo po'y nagkakasala. Tayo po'y nagkasala at maaari pang magkasala. Subalit meron pong mabuting balita. Ang ating dakilang saserdote, pwede niya tayong bigyan ng kalakasan laban sa kainaan, bigyan ng katugumpayan laban sa kasalanan, sapagkat siya
ay nagtagumpay laban sa kasalanan, laban sa diablo, at laban sa lahat ng kasamaan dito sa mundo. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, muling nabuhay na pagtagumpayan maging ang kamatayan, umakyat sa langit at nakaupo ngayon sa kanang trono ng Diyos. Nananalangin para sa iyo. Nananalangin para palakasin ang kahinaan mo. Nananalangin para ikaw ay magtagumpay sa mundong ito. Si Jesus ang ating dakilang saserdote. Lumapit po tayo sa trono ng Diyos na maabagin at tatanggapin natin ang biyaya na nagmumula sa Kanya. Atin po kayong ipapanalangin. Ama, salamat po sa araw na ito na meron kaming dakilang saserdote sa iyong kanang trono, sa trono ng biyaya. Panginoon, maaari kaming lumapit sa iyo, tumawag anuman ang aming kahilingan, anuman ang aming kahinaan. Pwede mo kaming palakasin, pwede mo kaming pagpalain, ipagkaloob ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa pribileyo at kapangyarihan ng pananalangin. Pagpalain mo po ang iyong mga anak sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.